magkakaroon tayo ng royal na damit. Kumbaga yung damit natin, yung pang, syempre, yung damit na pang pagpalasyo, are you there with me? Nagkakaunawaan ba tayo? Hindi, if you want success, if you want prosperity, if you want 2030 to be your best friend, to be a healthy year for you, magpapalit tayo from gusgusin postura into a royal robe. Everybody says, royal robe. Royal robe. And what makes us belong into the royal family? A distinctive family. A distinct kakaiba. Paano magkaroon tayo ng special treatment? Are you ready for this? Are you ready? Amen. Ano ang babaunin natin for 2013? Wala kang babaunin, kapatid. It's lang. Salita ng Diyos. Amen. Na nasa sa atin. Salita ng Diyos na nasa sa atin. Are you with me? Are you there? Amen. It's only the Word of God ang dadalhin natin for 2013. For our mga bagong kapamilya, napakahalaga ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos, yan ang pangako niya. Ang salita ng Diyos, yan ang napakagandang plano niya sa'yo. Ang salita ng Diyos, ang mag-guide sa'yo. Ang salita ng Diyos, ang panghahawakan mo. Ang salita ng Diyos, ang kayamanan mo. Are you there? So it's good to have the Word of God in us. And what, and the royal robe, ang pinakapunan, ang baon natin for 2013 is only the Word of God. For us to belong into the royal family, distinctive family, for us to have a special treatment, is only the Word of God. How about your devotion? Napakahalaga ng salita ng Diyos. Napakahalaga ng salita ng Diyos. Ako wala akong ibang kakampi, salita lang ng Diyos. Ups and downs is only the Word of God. The reason why we're able to change is because of the Word of God. Lahat ng ginagawa natin because it's the Word of God. If you have the Word of God, now you are ready for 2013. Are you there? If you have the Word of God with you, in you, you are ready for 2013. You have a royal garment already. Kung meron kang salitahan ng Lord, hindi lang dito, in you mismo, ikaw mismo, sa buhay mo, salitahan ng Lord, if you have the Word of God na isinapapamuhay mo, you have the royal robe. Are you there? Are you with me? Amen. Napakahalaga ng salita ng Diyos, mga kapatid. People will curse you. Kukulamin ka nila. Isusumpa ka nila. Pero kapag may salita ka ng Panginoon, yung salita ng Lord ang balot mo. Ang salita ng Lord ang mag-iingat sa'yo. Ang sasabihin ng paligid, maghihirap ka, wala akong karapatang yumaman. Ang salita ng Lord ang ang protection mo, ang salita ng Lord ang babaligtad sa sinasabi nila. Are you there with me? People will belittle you. People will tell you your 2013 is not, you're gonna be okay for you, but because you have the Word of God with you, you will make it. Are you there? Christianity, kaya lang nagkaroon ng Christianity, the reason why Christianity came over in me and even in you is that because of the Word of God. The reason why we are saved is because of the Word of God. We accepted the Lord Jesus because of the Word of God. We came into the church because of the Word of God. We serve the Lord because of the Word of God. We're standing still because of the Word of God. We just came over here because of the Word of God. We have joy. We are happy because of the Word of God. E paano kung wala ang Word of God? Kakampi mo sa lidahan ng Diyos. Protection mo kasi salita ng Diyos. Paano pwede bang 50-50? Pwede naman, baka lata. Are you ready? There is the fulfillment of life. The blessing, the fullness of blessing will be ours if we have the Word of God. Amen? Amen. Are you ready? Amen. I'll give you 12 points. Ito yung ating the blessing of having the Word of God. Amen? Praise the Lord. For those who doesn't have Bible, magsabi kayo ng totoo, wala kayong Bible, magsasabi rin ako ng totoo, bumili kayo.
Bumili kayo ng sarili niyong Bible. Are you with me? Yes. Kasi yan ang kakampi mo, yan ang buhay mo, yan ang magliligtas sa'yo. Amen. Yan din ang magbibigay kapatawaran sa'yo pag ikay nagkasala. Salita ng Diyos. Pag wala ka salita ng Diyos, wala kang karapatan. You'll just para kang, are you with me? Yes. Alright, number one point. Let's open up our Bible in the book of Psalms 119. Blessings from obeying the word of God. People of God, take a look at here. Ang pag-uusapan natin ito, pagpapala. Masaganang 2013, maligayang bagong taon. Masaganang bagong taon sa lahat. Ang pag-uusapan natin dito is not just the word of God. It's in obedience in the word of God. Sabihin nyo nga, obedience. Obedience. Eh, abana ko naman, sister eh. Oo nga, pinag-uusapan natin dito, increase multiplication. At anong sigaw natin dito, puro pagpapala, pagpapala, by faith, by faith. Eh, of course, faith will come in hearing and obeying the word of God. Are you there? Sino rito yung handa na magpalit ng garment? Amen. Sino rito yung handa na magpalit ng damit? Amen. From the damit, ng yulumang damit, sa bagong damit. Amen. Are you there? Nagkakaunawaan ba tayo dito sa royal robe? Amen. Nagkakaunawaan ba tayo? Amen. Alright. In Psalms 119, 119, Psalms 119 is the longest chapter in the Bible. Alright? Umpisan nga natin sa 9. Or let's start it with 1. What does it says there? Blessed are they whose ways are blessed. Anong Tagalog ng blessed? Pinagpala. Ito na yung bagong damit natin. Sabi ha, blessed. Pinagpala. Praise the Lord. Sabi everybody there, pinagpala. 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 Sino yung mga pinagpala? Amen. Sino yung mga pinagpala? Amen. Sino yung mga pinagpala? Amen. Blameless ha, blameless. Only those who are blameless. Eh, paano ka pagpapala? Hindi ka nga nagbabayad eh. Paano ka magpapala? Hindi ka nga nag... Paano ka pagpapala? Lulubog lilitaw ka sa church. Blameless. Come on. Ahu, ahu. Blessed are they whose ways are blameless. Who walk according to the word. Who walk into the word. Who walk into the word of God. Who walk according to the word. Yung lakad according to the word of God. Hindi according sa kapitbahay. Hindi according sa kanya. Kundi according to the word of God. This is the royal robe. Who walks according to the word of God. Who walks according to the word of God. Amen. Pinagpala, mapalad ang mga tao whose ways are blameless, who walk according to the law, according to the word of God. Are you with me? See the radio, so 2013 will be hers. Alright? In 2, blessed are they who keep his statutes and seek him with all their heart. Ladies, mapalad. Blessed ang mapalad yung mga taong kung ano yung natutunan sa kanilang mga devotion inilagay sa puso. Mapalad yung mga taong who continuously seek the word of God. Mapalad yung mga taong talagang parang laging gutom na gutom sa salita ng Lord. Sabik na sabik sa word of God. Mapalad. Why? It is the word of God who will give us life. It is our encouragement. Mapalad yung talaga, oh, before anything else, I want to hear from you, Lord. I want to read the love letter of you for me. Not only for me, but even to my family. Mapalad! Lahong time.
alas sa isang tulog ko, ang gising ko, eh, gabi na ako na late. Pero pag siguro, pag isang milyon ang ipapangako sa'yo, baka hindi ka na matulog. Kumisan, bakit ganun ang ating reaction? Bakit, puyat ako, hindi ko naharap. Eh, paano kaya kung sabi mo yung buhay mo dyan lang sa salita ng Lord? Are you there? Alam niyo kung bakit ganun na hindi ako nakapagbasa kasi ang dami kong ginawa. Isa lang ibig sabihin yan. Isa lang ibig sabihin yan. Hindi ganun kaka-interesado sa Panginoon. Hindi ka ganun katiwala sa Lord. Hindi ka ganun kaano sa salita ng Diyos. Or either baka naman out of ignorance, hindi mo alam na ganun kahalaga ang salita ng Panginoon. Are you there? Come on. Baka hindi ka ganun. Are you there? Ito la, ito talaga yung illustration ito dito eh. Asa dito yung mga may asawa na? Asa yung mga may asawa? Meron isa sample ah. Sample lang ito. Take a look here. Take a look at here. May isang lalaki na matay. Dami umiiyak. May pension yung namatay. Kanino mapupunta yung pension? Paano niya masasabi na siya ang asawa? Paano mo masasabi na may karapatan ang Lord na pagpalain ka? Paano mo masasabi na yung pangako mo pangyayari sa'yo? Paano mo masasabi, I am strengthened, I have hope? Paano mo masasabi? Sa papel. Anong papel? Are you there with me? Amen. O, sabihin natin, sino na magsasabi pinagpala ka na? Hindi ka nga nagde-devotion, are you there? Ganun kahalaga ang salita ng Lord. Satan, dapat papanain ka na ni Satan eh. Pero hindi nangyari, bakit? The word of the Lord protects you. The word of the Lord says, I will order, I will command my angels concerning you to protect you. It will not come against you. Are you there? It's only the word of God. Kaya nga dito, walang ibang pinag-uusapan, wala tayo dapat ibang pinakikinggan. It's only the word of God. Our royal garment, our royal suit is the word of God. Wala tayong pwede ibang baunin kung gusto mong maging matagumpay. And 2030 mo, you don't have anything to grow, to bring with except the word of God in you. Malukot ka ngayon, problemado ka. Wala kang pera, wala kang matakbo ang salita ng Lord kasi wala ka talagang salita ng Lord. Pero tandaan ito, kahit na dayok-dok, kahit tumagapang, kung meron kang salita ng Lord, kaya mo. Pero kung walang salita ng Lord na nanalangay tayo sa dugo at laman mo, kung walang dugo, walang salita ng Lord na nanalangay tayo sa atin, I'm sorry. Kahit mag-iyak, asan po anak namin? Asan ang papel? Sabi ni Satan, wala kang garla, I rebuke you, Satan. Asan ang papel, sabi ni Satan. Siya may memory verse. Ikaw wala. It's only the word of God that will give us the power, that will give us the access. It's only the promise of the Lord. It's only the word that has testified by God. Testified by God that will make us give us a good standing for 2013. Are you there? Paano, Lord? Kailangan ko nito. Tulungan mo ako para maging testimony ko. Na, Lord, please, I rebuke termination. I rebuke, Lord. I rebuke. No. How am I going to rebuke? Sabi na, Lord, she's not paying her tithes. Eh, kapag si Satan na nagsalita nun, wala rin karapatan ang Lord na i-bless ka kasi alam papel eh. Are you with me? May pinag-uusapan tayo? Yeah. Kung pa kasi sa salita ng Lord, no, is only the word rebuke is in there. Yes. Are you there? Amen.
Sabi nga nung ni Pastor Pabs na pumunta rito nung last time eh. Actually, sila pinag-uusapan yung tithing sa New Testament eh. Kasi pag one day nagbibigay ka ng tithe, parang obligasyon na lang. Wala, kahit wala ng puso. Eh, gusto ng Lord, cheerful heart. You give out of your heart. Na hindi yung magbibigay ka dahil obligasyon eh, magbibigay ka because you love God. Amen. Are you with me? Lord, bless mo ako, ganito, Lord, ganito. Ang dami na kaya nagkasakit sa amin. It's only the word of God that heals them and provides for them. Amen. Alright? Hindi po intentional yun. Just so happened because of my testimony. Alright? Alright? Are you with me? So, asan ang papel? Satan cannot... Satan, how will going to rebuke you either? Paano din siya aalis? The sword to, for Satan to flee from us is the word of God. Are you there? Yes. Sige, sumigaw yung mga magaling masagana ang pan 2013. Woo! Number one, ano ang blessing na ibinibigay sa atin? Ito yung ganito, 2013, titindig tayo ng ganito. Regardless of your dress, regardless spiritually, we have a royal dress, a royal robe. Ito magbibigay sa atin ang gandang standing as we go there. Yung blessing ng sumusunod. Sabi mo, sumusunod. Sumusunod! Yung blessing ng obedience sa word of God. Alright? Number one. Number one, kaya ba, Ate Malu, pakitype? Number one, it establishes our dignity and honor. And honor.